Alright, abuhin na mga kaibigan, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Sa muli po, ako po si Taong Gala and welcome po sa ating vlog at sa ating channel. Bayon sa vlog na ito mga kaibigan, ito po ay may ano pa rin, may related pa rin ito. Ibig sabihin, related pa rin ito doon sa ating mga reaction video nung una, nung pangalawa, about sa nangyayari sa FLM family. So, una, sabi ko ng tulad ng sinabi ko, hindi na sana ako magbibigay ng reaksyon. Tama na yung mga narinig ko. Pero, nung binasa ko ang mga comments, ang comment section, nakita ko na almost 90% sa mga nagko-comment, which is naka-follow sa atin, is narinig ko ang kanilang sentimento. Mas pumapabor sila kay si Kiyama at ang ilan sa atin ay nasisisi pa si Sir Dong. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, kaya ko ginawa ang vlog nito ay para magbigay ng kaliwanagan. Una, kung FLM ka, so therefore, FLM tayo. Ibig sabihin, nakasentro dapat doon ang pananaw mo, hindi sa iisang tao. Ano ang punto? Nagsalita na si Sir Dong. Kaya ho napablog ako dahil nagsalita na si Sir Dong at gusto kong bigyan ng daan itong kanyang mga sinabi. Para po mas maliwanagan kayo, pwede kayong pumunta sa Francis Leo Marcos in return na makita po yung channel na yan at nandoon po siya nagsalita. Unang sinabi niya mga kaibigan, about sa Syukus Order. Ayon kay Sir Dong, ang Syukus Order ay isang pribadong dokumento na ibinigay niya kay Sikyama. Pero, hindi niya inaasahan na isa sa publiko ito ni Sikyama. So, nung isinapubliko ito, nalaman ng tao ang sitwasyon. What if, kung halimbawa hindi niya isinapubliko ito, and then, gumawa siya ng paliwanag base sa hinihingi ng Syukus Order. Darating ba sa ganitong sitwasyon? O mapipigilan ba itong ganitong sitwasyon? Siguro, magkakaroon ng, ako para sa akin, mas mabibigyan ng diin ang kanyang mga paliwanag. Pero sa ngayon, mukhang kumbaga na invalid ang kanyang mga paliwanag dahil sinapubliko niya ang dokumentong yun. Nalalong nakapag-create ng ingay sa FLM family. Pero isa sa pinakamagandang punto na gusto nating limanagin, mga kapatid. Una, naunawaan natin yung sitwasyon ni Sir Dong. Mahirap talaga ang kanyang kalagayan. Pero sinabi niya na itong order na ito is nanggagaling kay Sir FLM. Tagapagpatupad lamang siya. So therefore, kung galing ito kay Sir FLM, ipagpalagay natin nagsisinungaling si Sir Dong Batalan. Ipagpalagay natin ha, nagsisinungaling si Sir Dong Batalan. Mananagot din siya kasi malalaman at malalaman din yan ni Sir FLM. At magagalit si Sir FLM, o bakit mo, bakit ganito, bakit tinanggal? So ako nag-iisip lang ako mga kaibigan, kasi bakit nangyari ang ganito? So ibig sabihin, may consent talaga si Sir FLM doon sa decision. Kasi ang hinahanap natin is, sabi nga, yung due process. So may consent. So therefore mga kaibigan, kung questionably ang desisyon na ito, wala kang ibang tatanungin kundi si Sir FLM. Or kung mahal mo man si FLM dahil doon tayo nag-umpisa, so therefore mga kaibigan, ererespeto natin at igagalang natin ang desisyon na ito. Naunawaan natin yung sitwasyon at sakit na nararamdaman kasi nga, nandyan siya. Pero tulad ng sinabi din ni Sir Dong, ito din isang mga bagay. I-assess natin yung bang pag-isti niya sa secretary nung nandyan siya, doon sa mga action na ginawa niya. Ito ko hindi akin ha. Ito ko sinabi ni Sir Dong. Doon sa mga action na nakatulong ba ito sa proseso ng kaso ni Francis Leo Marcos. May sinabi siya doon na mas lalong hindi ha. Ito hindi sa akin mga kaibigan ha. Hindi ako. Sinasabi ko lang, kumbaga, inuulit ko lang yung sinabi ni Sir Dong para masigit na maunawaan natin ang sitwasyon.
So isa sa naging dahilan din at pinakamabigat na dahilan, mga kapatid, yung action. So dito papasok ang yung tinatawag na quantity against quality. Quantity, marami nga hong ginawa, pero ang tanong, gaano naman kabigat nito in terms sa sitwasyon ni Francis Leo Marcos? Kayo makakasagot niyan. Sa pagkakataong itong mga kaibigan, naway mabuksan ang kaisipan ng mga taong nagko-komento sa ating comment section. Sana ho, hindi ninyo ako ibasa, no? Anyway, ang akin lang layunin kung bakit i-vlog natin ito ay mabigyan ng pagkakataon na mas maunawaan natin ang sitwasyon. Kasi ho, hindi na po kaaya-aya na tayo mismo bilang mga tao na nang mahal kay Francis Leo Marcos for almost 2 years, nagkakahiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak dahil sa kampihan. So, i-proseso natin ang bawat sitwasyon. Nakita ko ang damdamin ni Sardong mahirap para sa kanya sapagkat matagal niyang nakasama sa Sikyamang. Sinabi nga niya na parang masakit sa kanya ang nangyari bilang isang tatay. Pero wala siyang nagawa eh. Kasi bakit? Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin base sa mandato ni Sir Francis Leo Marcos. So therefore, hindi natin dapat ibas si Sir Dong. Kasi sumunod lang siya sa mandatong ito. O baka sabihin ninyo, o tika nga, bumaliktad na naman sa taong gala, si Sir Dong na naman ang kinampihan. Again, tulad ng sinabi ko, sa sitwasyon na ito, wala tayong kinakampihan. Kasi kapag may papanigan ka, magiging bias tayo sa paghahanap ng katotohanan. Ang purpose natin is hanapin ng katotohanan. 2 vlog ang aking ginawa at nagulat ako. Sinabi ko, although maliwanag na hindi ako kakampi sa sino man, pero ang lumabas na mga reaksyon, ang lumabas na mga komento is pabor kay Sikyama. Binasa ko po yun. Pero never na dinilit ko sapagkat karapatan ninyong magpahayag. Now, itong vlog na ito ay para naman sa mga taong nagkomento ng ganun. I-assess natin, mga kaibigan. Tingnan natin ang sitwasyon. Tingnan natin ang bawat o ang kasulok-sulokang detalye ng mga pangyayaring ito. Ako, 2 lang pangyayari ang hanggang ngayon ay pinag-iisipan ko at pumukaw sa aking damdamin. Una, doon niya sinasabi natin the quantity and principle of quantity and quality. Ano man katagal ang pinagsilbihan, sabi nga nila nakatulong ba because of action? Ano sa palagay niyo? Kasi sabi ni Sir Dong, mas lalong nakapagpabigat sa kaso ni Francis Leo Marcos. Pangalawa, yung order ay galing mismo kay Sir Francis. Actually, final and executory ay yung order. Pero binigyan niya o kinumbins niya si Sir FLM na ibigyan ng proseso sa pamamagitan ng pagbibigay ng show cause order o pagpapaliwanag. Nagkataon lang na instead na pribado itong prosesong ito na isa publiko. Well, kung si Sir Dong ang nagsa publiko nito, maaaring masabing, pwede natin sabihin na mayroon siyang interest sa sitwasyon niyo. Pero kung aking titingnan nung binalikan ko, nakita ko nga, ang unang nagsa publiko ay si Sikyama. Siya po ang unang nagsa publiko ng dokumento, kaya nalaman po ng FLM family na may problema na pong kinasangkutan si Sikyama. Magpagano pa man, mga kaibigan, ang dasal ko po ay sana matapos na po ang lahat ng ito. Hindi man ho makabalik ang isang Sikyama, pero sa mga supporters na nagmamahal, masigit natin maunawaan. Sino nga ba ang ating minamahal? Sino nga ba ang dahilan kung bakit tayo naririto? Si Sir Dong o si Sikyama? Pero kung ang sagot ninyo, ang dahilan kung bakit tayo ay naririto ay si Sir Francis Leo Marcos, so therefore, may takdang panahon para sa bagay niyan. Maging kalmado po tayo sa i-respeto natin ang mga nangyayaring desisyon at suportahan natin ang mansyon. Patuloy natin na suportahan siya kasi yan yung legacy ni Sir Rebel. 2 bisis na po na nasunog, na wala ang mansyon. At sana po sa aking mga followers na nandyan, maunawaan ninyo. Ito pong vlog na ito, ang gusto ko lamang ay makapagbigay ng kaliwanagan sa sitwasyon. Sana po, mga kaibigan,
maunawaan po ninyo ang bawat sitwasyon. Mabigat ang kinakaharap na gampanin ng isang dumadalan sa sitwasyon ito. Para po masigit ninyong maunawaan ang kanya pong mga sinabi, ilalagay ko po ang sa description ang link ng kanya pong pahayag niyan doon po sa bagong mansyon ni Sir Francis Leo Marcos. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Ang lagi ninyong kaagapay at lagi ninyong kasama sa buhay. Good morning po. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga, mga kapatid.